Magandang araw! Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol muli sa psychosocial development theory ni Mr. Erik Erikson. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang tatalakayin natin ay tungkol muli sa psychosocial development theory ni Mr. Erik Erikson. Particular na sa stage 3, initiative versus guilt. Kamakailan lang ay tapos na nating talakayin ang stage 1 at stage 2. Bilang balik-aral, ang stage 1 ay tinatawag na basic trust versus basic mistrust at ang stage 2 naman ay autonomy versus shame and doubt. Sa stage 1 or the basic trust versus basic mistrust, kapag nabuo ang tiwala habang bata pa, malaki ang chance na magtiwala rin sa future. Kapag naman fear ang na-develop sa isang bata, ang maaaring maging outcome naman nito ay yung basic mistrust. Ang key sa tamang pag-develop ay ang mother or guardian ng bata. Ang ikalawang stage naman ay autonomy versus shame and doubt. Dapat dito ma-experience ng isang bata yung mga bagay-bagay sa paligid niya sa sarili niya. Ang maaaring maging outcome nito ay self-competence o kaya naman yung isa ay shame and self-doubt. Ang may major role dito ay yung both parents, father and mother. Ngayon, dadako na tayo sa stage 3, initiative versus guilt. Initiative versus guilt is the stage of Erik Erikson's theory of psychosocial development. During the initiative versus guilt stage, children assert themselves more frequently through directing play and other social interaction. Dito sa stage 3, mas lumalawak na yung mundo ng isang bata. Kasi dito, nagsisimula na siyang mag-aral kung kaya't marami na siyang nakikilalang ibang tao. Nariyan ang kanyang mga guro, kaibigan, kaklase. These are particularly lively, rapid developing years in a child's life. According to B. 1992, it is a time of vigor of action and of behaviors that the parents may see as aggressive. Isa ang stage 3 sa pinakamabilis sa transition ng mga stages. Diba, from being dependent sa mga parents nila, dito sa stage 3 natututo ng mag-isa yung bata. Kumbaga, natututuhan na niyang gawin yung mga bagay ng sa sarili lang niya. During this period, the primary feature involves the child regularly interacting with other children at school. Central to this stage is play, as it provides children with the opportunity to explore their interpersonal skills through initiating activities. Ang mga bata na under ng initiative versus guilt na stage ay dapat ina-encourage at minomotivate ng mga taong nasa paligid niya. Halimbawa ng kanyang mga guro, pamilya niya, kuya niya, kapatid niya. Pag ang mga bata ay ina-encourage at minomotivate, nade-develop yung interest nila. On the other hand, kapag naman hindi sila nasusuportahan or lagi lang silang napagagalitan, ang nade-develop sa kanila ay yung guilt. Child begins to assert control and power over the environment by planning activities, accomplishing tasks, and facing challenges. Sa stage 3, initiative versus guilt, ang may major role dito na involve ay ang buong pamilya. Ate, kuya, tita, nanay, tatay, mga kapatid. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaaring nyong bisitahin ang website na ito. Stage 3, Initiative versus Guilt. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!